Shopping station. Ayan, meron siyang mga paint. Inspiration ng paint. So, yung nasa baba na yan na nakasara, ano po yan? Diyan kumukuha ng mga single journey na ticket. So, yan po yung pinagbabasag nila. Before yan, ayos na yan. Every time na mag-rally sila, inaayos. Kaya lang, nung last po talaga, yun yung pinaka-worst na talagang sinira na nila. Kaya kung wala kang octopus na tinatawag, yun po yung card, makakapasok sa train ngayon kasi na binasag-basag na nila. Pero sa pagkakaalam ko, may tinira naman sila. So i-check natin kung may tinira. Meron pa silang tinirang machine dito. Ayan, i-check ko sana kung meron pang mga natirang machine. Kaso, walang machine. Ayan, na nakikita niyo yung lalaki sa harap. Naghahanap din siya ng machine. Walang machine. Kasi talagang sira-sira po siya lahat. So, ngayon, ito. Dito dapat, pag hindi ka marunong sa machine, dito ka dapat kukuha ng mga ticket. Kaya lang, wala. Basag. O, tignan mo, naghahanap din sila, wala. Talagang binasag-basag na mga nagrarally. Ang daming naghahanap kung saan pwedeng kumuha ng ticket, kaya lang wala pang naaayos kahit isa. So, yung mga walang may hawak na card, yung mga walang hawak na card, hindi sila pwedeng pumasok dito. Ang daming naghahanap ng kung saan pwedeng kumuha ng ticket. Kaya lang, so sad, wala pong tinira yung mga nagrarally. So, ayan. Ano nga ba yung card na sinasabi ko? May papakita ko sa inyo. Ito yung card na sinasabi ko sa inyo na kailangan meron ka nito. Kasi, kapag may ganito ka, ngayon, so, nakikita nyo, sira naman yung mga nasa likod ko, diba? Hindi sila pwedeng kumuha ng ganito or kumuha ng mga single journey na card na or ticket na tinatawag. Kasi, yun nga, basag-basag na. So, kung may ganito ka, pwede mo siyang itapat sa 7-Eleven, yung sa mga store dito. So, maraming store na pwede ka magtapat nito na magpa-load ka. Kaya, ayun, ito siya. So, tignan natin kung ano naman yun nandoon, kung paano siya gamitin dahil binasag din po nila. So, ito siya, makikita nyo. Ito tap natin. So, ayun nga, no. I-explain ko ulit yung kanina. So, about dun sa shut-in station. Ayun nga yung sinira nila. So, may mga sinira ulit sila na machine. Hindi ka basta-basta makakapasok ng train kung wala ka nung tinatawag natin na octopus or wala ka nung, so ito yung octopus at kung wala ka nung single journey na ticket. So ayun nga, kasi nga binasag ulit nila. Actually, nung mga nakaraang rally, may tinitira naman sila. Kasi nga syempre, nauunawaan din nila na kailangan yun ng mga residente. Kaya lang, nung huli talagang nagalit na sila. Tapos, ayun, pinagsisira na ulit nila. So, ayun, medyo malaking problema dun sa ibang walang mga octopus na pwedeng i-top up lang kung sa ang store. For example, 7-Eleven, pwede lang i-top up yun dun. Or Circle K. Ayun. So, ayun, yung ibang kababayan natin na walang mga octopus card, medyo nahihirapan siguro sila. Hindi sila pwedeng sumakay ng train. So, pwede silang sumakay ng bus, of course, using the coins. Pero, sa bus kasi, hindi ka pwedeng maghulog ng sobra. So, I mean, hindi ka pwedeng magbayad ng sobra. For example, ang pamasahe lang is $9.
kaya lang yung pera mo is $10, hindi na nila yung susuklian. Kasi kapag sumakay ka ng bus, ihuhulog mo lang dun yung pera. So, wala nang sukli-sukli yun. Either nagbigay ka ng malaki, eh, thank you na lang, ganun yun. So, yun nga yung nagalit sila. Tapos, lilinawin ko lang kasi yung iba medyo nagpapanik. Katulad ng mga family namin sa Pilipinas, kasi nga kami dito ng mga OFW sa Hong Kong, yung mga balita dyan sa Pilipinas, parang sobrang gulo dito sa Hong Kong. Actually, hindi po sobrang gulo. Sila lang yung magulo. Bale, yung mga Pilipino, okay na okay. Especially pag Monday to Friday, normal lang po yung nangyayari araw-araw. Wala pong rally. So, explain ko yung sa rally. Yung rally po kasi is naka-schedule yan. So, ilalagay ko dito, titignan nyo. Ngayon po is month of October 2019. So, makikita nyo yung mga list. Andyan po yung day. Andyan yung place. At time. Diba? So, ayun. Pinapasa kasi nila yan sa government nila, yung mga request nila na magra-rally sila dyan sa lugar na yan. Kaya, nalalaman din ng lahat kung saan ba may rally. So, dahil alam namin kung saan may rally, for example, me as an OFW, of course, hindi na kami lalapit doon sa place na may rally. Kaya lang, may mga OFW talaga na medyo sutil, alam nyo na, lalapit pa doon sa rally, tapos magla-live, alam namang may rally, medyo nagkagulo, pag natirgas kayo, o diba, sisikip dibdib nyo, hindi kayo makakahinga, kasalanan na naman yun ang nagra-rally. Kayo yung pumunta doon na nag-live-live. Ganun po yun, medyo may mga matitikas ang ulo. At meron din na matitikas din ang ulo about sa damit. Kasi nagsabi na na ang konsulado natin dito sa Hong Kong, naglabas na ng mga babala na huwag magdamit ng puti at itim. Kasi usually yan po yung ginagamit ng mga nagrarally dito. So, kung one time na nadaanan kayo ng mga nagrarally, hindi nyo na-expect na naabutan kayo, kaya lang, ang problema nyo, nakaitim din kayo. Once na nagkagulo, pwede po kayong mapagkamalan ng pulis nakasama sa nagrarally kasi nga nakaitim kayo. So, yun yung iniiwasan ng ating konsulado. So, para saan po itong video na ginagawa ko? Ito po ay para sa mga pamilya ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, na yung mga kaanak nyo po na nandito sa Hong Kong is very safe. So, hindi po totoo na super gulo dito sa Hong Kong para masyado kayong mag-alala sa mga pamilya nyo na nandito. Yun po yung gusto ko lang iparating dito sa video ko na ito. Kasi, ayun nga, nung lumabas yung balita dun sa isang network na parang sobrang OA niya, as in ang daming OFW na taga Hong Kong ang nag-comment na, ang sabi, OA niyo naman. Kasi yung place, that time yung place, isang beses lang yun. One time lang siyang nangyari na super gulo na ganun, kasi hindi naman siya everyday ganun. So, also, yung sa airport, wala na tayong magagawa doon kasi yun yung freedom nila na gusto nilang iparating sa buong mundo kung anong nangyayari dito sa Hong Kong. Yun naman ay ang naapektuhan lang, of course, yung mga flight. Kasi nga, yun yung parang tingin nila siguro na mas mapapansin sila. So, I think yun lang naman talaga yung habol nila, yung mapansin sila ng mga nasa mga karatig bansa about dun sa nangyayaring kaguluhan dito dahil dun sa extraditional bill na pinasa, ayun nga, yun yung pinagsimulan talaga ng gulo dito sa Hong Kong. So, meron namang mga Chinese na walang pakialam, merong Chinese na may pakialam. So, hindi lahat ng Chinese sumasali sa rally, hindi lahat ng Chinese kontra dun sa extradition bill. Siguro, yung iba gusto lang talaga nila na yung tahimik lang. Kasi talagang medyo magulo na kung sasali pa sila.
Lalo na yung mga medyo busy sa trabaho, hindi po talaga yan sumasama sa mga rally. Kasi sa trabaho pa lang, pagod na sila. Ayun, so sana yung may mga pamilya na nandito, eh medyo nakatulong sa inyo yung mga sinabi ko about sa pangyayari dito sa Hong Kong. So, hopefully, sana medyo mapadali na matapos na yung kaguluhan nila dito kasi para sa lahat. So, ayun nga guys, hopefully matapos na yung kaguluhan dito para bumalik na sa normal kasi medyo sa tingin ko eh bumabagsak na yung ekonomiya ng Hong Kong. Na syempre, kahit papaano kaming mga OFW, gusto namin tumaas yung sahod namin. So, paano tataas yung sahod namin kung babagsak yung ekonomiya nila? Of course, pinagpe-pray din namin yung mga tao dito na magkaroon sila ng peace of mind para dun sa mga kaganapang nangyayari dito. So, guys, maraming salamat sa mga nakinig at sa mga hindi pa nakinig. Sana makinig na kayo. So, see you sa next journey. Yun po yung mga na-experience at nakita ko dito sa Hong Kong. So, next time ulit, guys!